Isang malawak ng kilos protest ang gaganapin sa iba't ibang bansa ang ikinakasan ng West Philippine Sea Coalition. Laban po yan sa pamamalagi umano ng mga sasakyang pandagat ng China sa Panatag Shoal. Maglulunsad din ng peace protest song ang ilang artist na nakabase sa Pilipinas at Amerika. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Pia. Isang worldwide protest laban sa patuloy na pamamalagi ng Chinese vessels sa Panatag Shoal ang ikinakasa na ngayon ng West Philippine Sea Coalition sa July 24. Ang simultaneous protest, sabi ng West Philippine Sea Coalition convener na si dating DILG Secretary Rafael Aluna III, mangyayari mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon sa Konsulado ng China sa Makati, gayon din sa Embahada o Konsulado ng China sa Estados Unidos, London sa United Kingdom, Rome, Italy, Israel, Australia at iba pang bansa. Pangunahing mensahe raw ng mass actions na ito, sabi ni Alunan, ang pagigiit sa pamahalaan ng China ng kahalagahang mapanatili ang kapayapaan at paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Para sa kapayapaan daw at pagdiit ng karapatan at dignidad ng mga Pilipino sa buong mundo, ang pagkilos na ito, sabi ng koalisyon. Kasamang kumikilos ng koalisyon ang US Pinoy for Good Governance o USP4GG na suportado rin ng US-based Filipina philanthropist na si Loida Nicolas Lewis. 25 artists na nakabase sa US at Pilipinas ang maglulunsad din ng peace protest song patungkol sa ginagawa ng China sa Panatag Shoal sa mismong araw ng worldwide protest, sabi naman ng New Jersey-based artist na si Rogelio Santos. Si dating Paranaque City Congressman Roy Logoles, chairman ng Zika Pacifico Movement, binigyan din naman ang kahalagahan ng pangangalaga ng soberenya ng Pilipinas. Hinikayat din ni Goles sa mga Facebook at Twitter users na palitan ng Stop China Bullying button ang kanilang profile picture bilang pangtibahagi at pagpapahayag din ng kanilang suporta sa Pilipinas. Lahat daw ng Pilipino inaanyayahan ng grupong makibahagi sa pagkilos na ito. Sa mga Pilipino naman na nakabase sa Hong Kong, China at iba pang bansa na maaaring maapektuhan ng kanilang kilos protesta, nanawagan si Aluna sa gobyerno ng Pilipinas na gawin ang lahat para maproteksyonan sila. Nakiusap din siya sa host countries ng mga Pilipino ito na huwag personalin ang issue at gantihan ang mga Pilipinong naroroon. Samantala, Pia, narito yung bahagi noong nangyari kanina. This protest rally is only going to be the start of something that we intend to become bigger. Not only the Philippines, but worldwide, in order to tell the world about what is happening in our backyard, the bullying that is being done by our big neighbor, China. Iya, itong magiging kilos protesta sa July 24 ay simula pa lamang daw na mga kilos protesta na isasagawa ng mga Pilipinong nagmamahal sa bansa patungkol nga sa issue ng Scarborough o Panatag Show. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo, Pia. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.